Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayang OFW at ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Nalalapit na ang Pasko at alam ko marami sa inyo na nasa abroad ay excited umuwi na para makapiling ang ating mga mahal sa buhay. Muli, samahan ninyo ako sa ating segment na Dear Atikha. Ngunit bago ko basahin itong sulat ng ating letter sender, ay nice kong batiin at i-congratulate ang ating mga Pinoy Wise Financial Literacy Counselors sa Italy na pinangungunahan ni Minda Teves, si Rosalie Bahade, si Darlito Bueno at si Fatima Del Rosario sa kanilang walang sawang pagbibigay ng financial literacy training sa ating mga kababayan sa Italy. Ngayon ay babasahin natin ang liham ng ating letter sender na si Minda. Dear Atikha, isa akong housewife ng isang OFW na nagtatrabaho sa Saudi na halos 2 taon na nasa Saudi ngayon. Husband ko ay nagtatrabaho sa isang pabrika. Nakatira kami sa Angeles, Pampanga. Meron kaming 2 anak, isang grade 1 at grade 3. Gusto kong manghingi ng payo sa problema ko. Malaki ang naging utang namin na nagamit ng asawa ko sa pagpunta ng Saudi. Ngayon, hindi nagkakasya ang pinapadala ng asawa ko dahil kalahati nito ay pinababayad namin ng utang. Paano ako makakasave kung kulang ang aking natatanggap? Ano kaya ang may papayo ninyo sa suliranin kong ito? Nais ko rin sanang makatulong sa asawa ko sa paghahanap buhay pero wala akong kapital. Suma sa inyo, Mila. Dear Mila, maraming salamat sa sulat mo. Mahirap talagang mag-save kapag ikaw ay may utang. Ito ang karaniwang nagiging problema ng mga OFW dahil ang iniisip nila, madaling mabayaran ang utangin nila dahil malaki ang kita sa abroad. Hindi kasi nakukwenta na malaki din ang gasto sa abroad, malaki din ang expectation na suporta ng pamilya kapag nasa abroad, at malaki din ang karaniwang interest ng utang. Kaya ang suma ay hirap na hirap pa rin ang pamilyang naiwan na pagkasyahin ang remittance. Ang may papayo ko sa iyo ay unahin mo muna ang pagbabayad ng utang. Unahin mong bayaran ang utang na malaki ang interest. Iprograma mo hanggang kailan ang pagbabayad ng utang mo. Kung ang utang mo ay sa 5-6 mo kinuha na sobrang laki ang interest, ay humiram ka sa cooperative sa inyong lugar at bayaran mo na lahat ang utang mo sa 5-6. May Life Giver Multipurpose Cooperative sa Angeles at dito ay mas mababa ang interest at pagkatapos ng 1 taon ay ibabalik pa ng cooperative ang bahagi ng kita nila sa interest ng iyong utang. Tama ang naisip mo na tumulong para kumita ng dagdag na pera para sa pangangailangan ng pamilya mo. May mga negosyo na sipag ang kailangan at hindi naman masyadong malaki ang kapital na kailangan ng negosyo. Pumunta ka sa Department of Trade and Industry o DTI at alamin mo doon ano ang mga programa nila sa pagnenegosyo na maaari mong gawin sa maliit na kapital. Kung wala ka namang napiling negosyo o hindi ka mahilig sa negosyo, ay maaari mo ring tingnan ano ang mga trabahong maaari mong pasukan na ayon sa iyong kasanayan. Pumunta ka rin sa OWA dahil may programa sila ng training at loan sa mga pamilya ng OFW. Or pumunta ka sa Angeles City at meron silang OFW Help Desk at alamin ano ang mga training at programa ang available sa inyong lugar. Sikapin din na pagkasyahin ang natitirang pera na padala ng asawa mo para huwag na lalo pang mabaon sa utang. Sabi nga nila, kapag maliit ang kumot ay mamaluktot. Good luck sa iyo, Mila, at sana ay nakatulong ang aming payo sa iyo. Para kay Mila at sa iba pa nating mga tagapanood, kung meron kayong dagdag na katanungan, ay mag-email kayo sa info@pinoywiseoftv.org or text us at 0917-569-1031. Bago tayo magtapos, ay nais kong batiin lahat ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Muli, ito si My Dizon Año Nuevo na nagsasabing, pagbabalik paghandaan, siguraduhin bukas may darat na.
hi sa mga nanay ko at tatay ko dyan sa Pilipinas. And to my habibi, I love you! Hi, Mama! Hi, Papa! Hi, Han! Hello sa akin, family! Hello, nanay, tatay, hindi kayo dyan. Hello, nene, I love you! Hi, ate! Love you! Hindi kayo lang dyan! Bye! Welcome, Pinoy Wise TV! Maging wise sa pamahala ng pera para maging wise sa pangangalaga ng pamilya. Pagbabalik, paghandaan, upang bukas may darapnan. Shukran! Shukran!